What's up mga bossing kapadya? Kumusta lang kayo dyan at kumusta na ang inyong mga bike? So nandito tayo sa LJ Bikes Imus ngayon, ano mga bossing kapadya? Dahil may mga bagong dating po silang mga bikes or mga latest bikes sila. Tulad nito nasa tabi ko na si Trek. Yan, si Trek Marlin. So sana masama niyo po ako ngayong araw, ano mga bossing kapadya? Ano? So kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel mga bossing kapadya, is pakilike and subscribe na rin yan. And hit the notification bell para ma-notify po tayo sa upcoming videos po natin. So tara, samahan nyo na po kung i-bike check itong si Trek Marlin. So tara, let's go! So mga bossing kapadyak, huwag na natin patagalin ito, ano? So ito na po si Trek Marlin. So siguro ito na po yung entry level ni Trek Marlin kasi hindi pa siya tapered doon. So titignan po natin, ano, dito po muna tayo sa kanyang frame. So ang size po ni Trek Marlin is 29er medium. Eh wala po nakalagay rito eh. So mamaya titignan po natin yung susukatin po natin yung kanyang pinaka reach or yung kanyang pinaka top tube tapos yung kanyang seat tube. So color Bianchi po siya, ano? Bianchi inspired po yung color niya. Ayan, napakaganda. Tapos nandito po yung brand name niya na Trek. Ganda. Napakaganda talaga ng lettering ng ano. Tapos pag hihipuin mo siya rito or hihimasin mo siya rito is para siyang ano, ayan, parang carbon. Ayan. Kumbaga yung pinaka lettering niya or yung brand name niya rito is naka matte black na yan. Tapos Bianchi color, glossy type. Ayan. Tapos nandito po yung sa pinaka top tube niya yung model name niya na Marlin. Ayan, Marlin 4. So mga bossing kapadyak, yung pinaka-headset niya pala rito is hindi pa tapered to ha. Tapos ito po yung logo niya, napakaganda. So medyo madilim po, ano, nagbabadyang umulan. So kaya babike check na natin to. Siyempre hindi po mawawala yung kanyang dalawang battle cage dito, lagay ng battle cage. Isa rito sa kanyang down tube at isa rito sa kanyang seat tube. So ayan po. So yung drop-up bundi Trek Marlin 4 is naka quick release na po ito. Mabosin ka pa dyan. Tapos dito sa kanyang chainstay is may naka ready na po na ano dyan na chain guard. Ayan. Nakadikit na po dito sa kanyang chainstay. Ayan. So naka internal cablings na po yan. Dalawa rito. Pero isa lang nakalagay rito para sa kanyang brake. Tapos dalawa rito sa brake. Sa RDA tsaka sa FD kasi naka 3x po siya. Mamaya malalaman natin yan. So hindi pa po siya naka smooth weld pero maganda na po yung kanyang geometry. Ayan kung nakikita nyo, napaka stick, simple pero rock, ano, si Trek Marlin 4. So ayan na nga. Tapos dito sa kanyang pinaka seat tube rito is may konti siyang paganito or arc support. Ayan. Tapos dito sa ilalim ng pinaka top tube niya is may nakalagay rin na diecast na Trek. Ayan. Tapos dito wala eh. Tapos dito lumabas po yung kanyang mga cablings, oh. Tapos may parang stopper siya rito para sa kanyang FD. Ayun, doon. May pull out siya ron. Pull out ba 'yun tawag doon? Tap para sa kanyang FD, ano. Mga bossing kapadya. Tapos dito dumaan yung kanyang pinaka cablings ng RD niya, mamaya dadaan tayo dyan. Wala siyang stopover. Wala siyang stopper. Ayan. So, ayan po yung kanyang pinaka-frame. Tapos, meron po ditong ano, kung nakikita niyo yung dalawang kulay block dito na may takip po yan. So, lagayan po ng carrier yan para may carrier kayo dyan. Tapos, ayun, oh, merong ano rito. Siguro ito yung kabitan niya doon pag meron siyang carrier. So, ayan po yung kanyang frame. So dumako naman po tayo sa kanyang cockpit, ano mga bossing kapadyak, ano? So yung kanyang saddle dito is Vantager na po, napakaganda, oh. Alam nyo naman po talaga kung sino si Vantager, no, mga bossing kapadyak, dahil known na yan si Vantager, yung brand na Vantager. So napakaganda na ng Vantager na saddle na to, ano. Tapos quality na yung ginamit sa kanya, siyempre na mga materials. Tapos maganda, may paper dito, pababa rito sa magkabilang side niya. Tapos may kanal dito. Tapos dito may nakalagay, Arvada. Tapos may mga dots siya rito, tapos may kanal. Wala siyang labasan ng utot, mga bossing kapadyak. Pero pa-islant siya rito pa ganun.
Kaya pag umutot kayo, pataas yan doon. Maamoy ng kasama nyo, yung mga kasunod nyong nagbabay sa likod, ano, mga lodi ko dyan. Tapos tignan natin yung ano, pinaka-railings na rito. Pangaraniwan po kasi ay steel pa to. Ayan yung steel, oh. Tapos yung clamping nya rito is alloy. Tapos dalawa na po yung adjuster nya rito. Yung bolt adjuster nya ay dalawa na. Tapos ito may naka-indicate na linings dito. Minsan numbers yan. Tapos andito po yung kanyang pedals. Ayan, stock pedals. Tapos dito may nakalagay din na reflectorized. Tapos dito may free na rin reflectorized na red. Ayan, para kitang-kita kayo sa gabi ng pinagkakautangan nyo. Tapos, siyempre, alloy na rin po yung kanyang seat post. Walang pangalan. Tapos, yung, siyempre, yung seat lamp niya rito is alloy na rin. Walang brand. Ah, pero, ayan, oh, meron siyang logo ron. Trick na rin siguro to. Number 6 nakalagay eh. So, ayan na nga. So, dito po naman tayo sa kanyang headset. Ayan, medyo alloy na to. Tapos, alloy na rin yung spacer niya rito. Tapos hindi pa naka ano to, mga bossing kapadyak, ha? Hindi pa siya naka tapered. Ayan, tapos ito yung pinaka handlebar niya rito is alloy na rin, wala siyang brand name. Ayan, meron din naka number 6 nakalagay, siguro brand na rin ni Trek to. Tapos malambot na rin po yung kanyang handle grip rito, which is powered by Race, nakalagay Race. Tapos malambot na rin syempre. Tapos yung kanyang brake dito, kasama na rin yung kanyang pinaka-shifted dito is Shimano V-brake na. Ayan, original na Shimano V-brake. Ayan, nakikita po natin dito na nakalagay is 3x7. So, titignan natin ngayon, ano. So, susukatin muna pala natin ito, mga bossing kapadyak, bago tayo magkalimutan. Sukatin natin yung pinaka-reach niya, tapos yung pinaka-seat tube niya, ano. So, ayun na nga, malapit na natin nakalimutan. So, ang size po ng kanyang pinaka-reach is size 56. Ayan, size 56 po yung kanyang pinaka reach or yung kanyang pinaka top tube dito. Ayan, size 56. Tapos yung kanyang pinaka seat tube is size 16 and a half, siguro. Ayan, 42 or size 16 and a half nakalagay, oh. Ayan, so yun na nga. So dumako naman po tayo sa kanyang fork. Ang fork nya is Santur XCE. Ayan, kung nakikita nyo, Santur XCE. Siya nga pala, mga bossing kapadyak, yung frame po nito is size 29er na to, mga bossing kapadyak. Ayan, 29er na po yan. Siyempre, yung fork niya is 29er na rin. Ayan, nakalagay naman, no? Ayan, mga bossing kapadyak. So, ang branding po ng kanyang coil type na fork is Santur XCE. Ayan, 29er nakalagay. 28 nakalagay dito, tapos dito 29. Paano nangyari? Siguro ganun lang yan, ano? So check muna natin kung steel pa to or magnesium alloy. Ayun, magnesium alloy na po. Hindi dumidikit yung ating magnet dito. Pero dito yung pinaka stanchion nya rito is steel. Tapos nandito po yung manual lockout nya. Pero nakalagay, oh, dalawang preload, oh. Pwede pala yung dalawang preload. Ayun, so siguro entry level din ni Santur ito. Ayan. So mamaya dadating tayo sa kanyang wheelset. So dumako naman po muna tayo dito sa kanyang pinaka drivetrain. So yung kanyang crankset is Shimano na rin. Ayan, Shimano Dual SIS Index nakalagay. Ayan, syempre magnesium alloy na to. Tapos yung kanyang pinaka tatlong chain rings dito is steel. Naka threaded type. Ayan, naka threaded type. Tapos syempre yung FD nyo rito is Shimano Tourney na rin, clamp type. Ayan. Tapos andun po yung pull up nya. Tapos yung katenan nya rito is, or yung kanyang chain is KMC na. Ayan, KMC na po yung kanyang katena rito. Tapos yung pinaka RD nya rito is Shimano Tourney na rin. Ayan, nakalagay naman. Tapos malaki po yung pinaka pulley nya rito, short cage. Maging dito sa pinaka taas nya, medyo malaki na rin yung pulley nya. Pero mas malaki dito sa baba. Ayan, nakalagay naman, oh. Ayan, Shimano SIS Index din nakalagay. So ayan po yung kanyang pinaka RD. So tignan po natin kung talagang 7 speed po ito, no? Yung kanyang pinaka kaset dito. Alam ko parang kaset na rito. So kami itong dilaw. So bilangan po natin, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun, yun yung matagal, ha? Ayos ba? So tignan natin kung ilang ano to. Hindi 11 to, medyo malaki yung ano niya, eh, sa pinakamaliit niya, eh. So wala nakalagay, mga bossing kapadyak.
siguro ano to, nasa 12 to 3080 siguro, 11, ewan ko ha, 11 to 3080 siguro to, 3050, kasi medyo maliit lang yung kanyang cog. So dumako naman po tayo sa kanyang wheelset, mga bossing kapadyak. Ang tire niya is 29 na rin siyempre. Ang brand is XR2 Comp, ayan nakalagay eh, XR2 Comp, pero Bontager to, mga bossing kapadyak. Siguro ito yung model name niya. Tapos ang brand name niya is Bontager. Tapos siyempre yung kanyang rim dito is double wall alloy na rin. Tapos ang brand is Connection. Yan, Connection, siguro kakampani na rin to ni Bontager. I don't know, comment down below. Tapos yung kanyang pinaka spokes dito, yan, stainless na rin, black stainless coated ng black paint. Ayan, siguro siyempre hindi naman magnet, hindi naman pwedeng alloy mga bossing kapadyak, kasi kung naging alloy to, magiging malambot to. So yung kanyang, tignan natin yung kanyang pinaka hubs dito. Stack pa yata to kasi wala nakalagay ha. Tignan natin, magpakita ka, stock, stock na. So mga bossing kapadyak, yung pinaka hubs na pala rito is unbranded. Pero ano na siya, oh? Ano na siya, alloy na rin. Tapos siguro seat bearing na rin, seat bearing na rin to kasi alloy siya, no? I don't know, comment down below. Tapos dito sa kabila, yung kanyang rotor, siyempre ayan, ang size is 160mm na rin. Ayan mga bossing kapadyak. Tapos andito yun po yung kanyang pinaka brake caliper, powered by Tektro yata to, yan Tektro. Tapos siyempre quick release. So ayun na nga mga bossing kapadyak, siyempre yung hubs na ganun din, magkabila yan, front and rear is stock pa yung hubs. Ano mga bossing kapadyak, ano? So ayan na nga yung kanyang wheel set. So ito na po yung si Trek Marlin 4. Ayan. So maganda na po, ano mga bossing kapadyak, ano? Naka Bontager components na. Tapos Shimano group set na rin. Ayan. Tapos siyempre parang ano na to, siyempre entry level ni Trek Marlin. Pero maganda na siya. Parang gano'n na rin sa mga brand niya, yung pinaka geometry niya or yung pinaka design ng frame niya. Ayan, napakaganda. So yun na nga mga bossing kapadyak, ano? So ang weight nga po pala nito, sabi ng my owner is 13 to 14 kilograms. Ayan, wala pa po kasi time pangilo, so either 13 or 14 kilo. Ayan. Pero siyempre medyo mas magang na rin kasi alloy na yan, ano mga bossing kapadyak, ano? So yun lang po mga bossing kapadyak. So kung nagustuhan niyo po itong si Trek Marlin 4, is nagkakahalaga lang po ito ng 27,500 lang po ito, at may freebies na rin po yan. So kung nagustuhan niyo po itong si Trek Marlin 4, is visit lang po kayo rito sa kanilang shop dito sa may LJ Bikes Imus. So kung gusto niyo pong hulugan or cash to, pwede rin, kasi meron din po sila ritong home credit. Ayan, pwede niyo buwan-buwan hulugan itong si Trek Marlin 4 na MTB, at kung ano pang mga bike nila ngayon, ano mga bossing kapadyak, dahil marami silang bagong dating ngayon. So kung nagustuhan nyo po itong si Trek Marlin 4 at yung video natin ngayong araw, is pakilike and subscribe na rin yan mga bossing kapadyak, and hit the notification bell para ma-notify po tayo sa upcoming videos po natin. So ang number 1 mga bossing kapadyak is ride safe and God bless us all mga bossing kapadyak. Woo!